What's up, everybody? Good morning. Mga araw ngayon, mga bay. Day and May. May what? Araw ngayon, mga bay. May 14. It's May 14, mga bay. So, ayun. Today, mga bay, it's really raining. So, mga bay, nandito ako ngayon sa Bakit Blurry? Bakit Blurry? Bakit Blurry? Kasi basa. So, yun, mga bay. Maulan po dito ngayon sa Bakit Nod. Medyo maingay, mga bay, kasi nag-on yung refer natin. So, for today's video, mga bay, let's talk about water break. Yun. Hindi lahat, mga bay, gumagamit ng water break. Pero kadalasan dito sa Mindanao na biyahe, kailangan ng water break. Even if marami nagsasabi na mabibiyak yung brake drum, possible naman talaga mabibiyak yung brake drum kapag napakainit na nung drum tsaka bubuhusan mo ng tubig or gagamitan mo ng water break. So, ang ginagawa ko ngayon is pinubuhusan ko muna ng tubig kasi choke type yung ano ko mga bay, choke type yung bulok. Kaya kailangan ng water break. Let's talk about water break na ginagamit kadalasan ng mga trucks na bumabiyaheng Mindanao o taga Mindanao, kasi maraming mga palusong na mahabang palusong sa area na to, mga bay. So what is water break na tinatawag is supply ng tubig kasi water papunta sa brakes. So kasi dahil sa friction, mga bay, friction ng brake lining tsaka brake drum, it creates heat dahil sa friction, yung pagkiskis pag tinatapakan yung brake. So ang ginagawa ni water brake is kino-cool down niya yung brake drum para sa maraming benefits na nakita ng mga nag-install nun. First is
sa brake na paggana ng brakes at saka yung brake lining na humahaba yung buhay ng brake lining. Kasi kapag walang water brake, hindi masyadong tatagal. Pero siguro hindi first pa lang, second unit pa lang to na may water brake. So mga bay, pero hindi po advisable talaga ito. Pero yung mga lumalabas na mga Chinese made na dump truck, meron ng water brake na naka-install. So nakita rin siguro nila yung pakinabang ng water brake, kaya nag-install sila sa mga models nila ng dump truck. So sa tractor head, inuna din tong trailer ko na ginagamit na pag-install ng water brake, kasi tube type yung gulong. So malaki kasi yung difference ng tube type tsaka tubeless. Kasi yung tubeless, ano yun, tumatagal kahit may ano na ng init, medyo mainit na, tumatagal pa rin siya. Pero si tube type kasi hindi ganun ka ano sa init. So it helps na may water brake. Ang application lang na water brake na na-install dito mga bay is manually. So bababa ang driver, i-on yung gate valve para sa hindi ka pa lulusong. Yun lang mga bay, is may mali sa ano, sa pag-install nito. Kasi yung nozzle na dapat na nasa baba banda, nasa taas nakalagay. So pag palusong ka, yung tubig nasa baba pa rin, kasi aahon pa yung tubig para lumabas sa nozzle. So para ito yung dapat na gagawin ulit. So yun mga bay, yung application nito is before ka lulusong, dapat mabasa na yung brake drum. I-cool down mo muna bago ka lulusong sa palusong. So dyan sa may unahan, palusong yan, mahabang palusong. Ay, hindi naman gano'ng kahaba. Siguro about 10 kilometers siguro na palusong. Pero ano, yung steep yung grade mga bay. Kung yun dati, wala kaming water brake, dire-diretso lang kami. Pero pag dating doon sa baba, doon namin kino-pull down. Walang water brake, walang ano, pahinga lang. Kasi tubeless yun, yung mga gulong sa dating trailer na hinihila ko. Ngayon, tube type. Para ano, hindi masyadong aberya sa daan. Yung ng gulong, palit ng gulong, wala akong kasama. So yun mga bay, application lang ng application lang ng water brake is to cool down yung hindi pa sa nagbabaga yung brake drum. Kasi if nagbabaga na yung brake drum, tsaka mo bubuhusan ng tubig, nako, biyak yun mga bay. Biyak yun, tsaka baka ma-charge pa yun. So ayun, i-cool down mo muna bago ka lulusong. Check natin yung ano mga bay, yung drum, baka puno na to ang tubig. Puno na ang tubig. Okay. Maingay si Jensen mga bay. Ay, may pag-isak-isak. Thank you.
puno mga kay. Paano ka pupuno eh na all? Pero kay, so wait all this ikon pag-on mo dyan, nanalo yung wait dito. Ito lang reservoir na ginawa nila is nasa medyo mababa, mababa yung ay hindi, mataas yung position pala. So, dadaloy dito yung apat na hose papunta sa mga brake drums. Ayun, papunta doon. Tsaka doon sa likod. Yun, yun lang mga bayo. Parang aahon pa yung tubig. Kasi yung nozzle na ginawa is nasa ibabaw. Dapat yung nozzle nasa gilid. Dito banda. Then, ayun. Pagkaputo ko, hindi gito. Ay, palo. So, ayun mga bay. Ang dumi na ng truck. Ulan kasi ng ulan mga bay. Yun, ahingay ni Genset mga bay. Yung sa tractor mga bay is ano na tubeless, so ayan, tatagal yun sa init pero pag umapoy na yung drum wala kahit anong pang klaseng gulong nasabog yan. Sige mga bay, yun na muna mga bay. Thank you.